Sug. Okay po mga kaibigan guys, no? Meron tayong balita. Si Gobernador Gwendolyn Garcia ay nag-inspection po noong nakarang Biyernes. Pumunta doon sa the municipality of Carmen Cebu para sa preparasyon sa darating na sinulog del Carmen. Kasi ang sinulog sa Carmen ay ito ay para kay Señor Santo Niño. It's to celebrate the first Sunday of January, of course. Carmen Cebu. If you are talking about that feast, dalawa pong piyesta dyan. Ang sinulog del Carmen ng first Sunday of January at sa darating ng August 28 yung main feast talaga. Or parochial feast. In honor to St. Agustin de Hippo. Diba? So ngayon, we talk about that sinulog del Carmen. Okay? Now, na-pull out po ang 10 contingent that Governor Gwendolyn Garcia ay nanawagan din na nung nag-pull out ng 10 municipality is of course sana sasali din sila sa sinulog sa Carmen this coming Sunday. Of course, kahit ako naman mismo, susuportahan ko yan. Hindi yan, this is for Señor Santo Niño. And make sure you have honor to Señor Santo Niño too. Dahil tayo ay isang Katoliko, tayo isang totoong Pilipino, at totoong Kristyanismo, iluhod na natin kay Señor Santo Niño. Ngayon na, Pete Señor. Totoo naman talaga eh, di ba? Yes, that's right. True, not false. Di ba? Ganun lang tayo eh. Di ba? And, bigyan ko kayo ng isa pang maliit na trivia. Nauna ang sinulog del Carmen, hindi pa yung sinulog yan noon. Ang tawag yan dati is ati-atihan sa sinulog. Because ang isang pare dyan, ang nag-assign sa Carmen Cebu, ayun, na-inspired siya doon sa ati-atihan at siya nagsipasimuno ng ati-atihan sa Carmen. Ngunit noong 1980 po, ay nagtayo ng sinulog doon sa Cebu City. At strictly speaking, ang sinulog talaga is religious talaga. Before pa yan ng sinulog festival, may sinulog na yan dati pa, panon pa ng Kastila. Oh, alam na natin yan eh. Yes. So, pinalitan ng pangalan from ati-atihan patungo sa sinulog del Carmen. 1974 po mga kaibigan. Oh, di ba? Yes. So 50 years na po next year. Ewan ko. As next year po ngayon. Kasi nagkakamali minsan yung pag-post eh. 1973 po, 1974. Di ba? So makasabay pala ng sinulog del Carmen kasi same year din to eh. Di ba? So, ito ba yung trivia ngayong araw na ito? So, sa mga taga Carmen Cebu, ha? Ready na kayo dyan sa ngayong linggo? Ha? Alam ko? Yes! Ready talaga. For Santo Niño. Pero bago lahat dyan, na sinulog sa Carmen, magdasal po kayo ngayon. Magdobena po tayo para kay Señor Santo Niño, de Jesus, del Carmen, at del Cebu. Okay po mga kaibigan. Para sa ating lahat ng mga Katoliko sa buong Cebu Province, especially Cebu City and Carmen Cebu. Ganun lang po. Sa ngala ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Señor Santo Niño, proteksyon ninyo kami lahat. Amen. At magpapasalamat po kami ngayon na kahit naman siguro sa mga lahat ng mga suliranin dito ay nandito po kami nakisaya at nakiisa po sa kapistahan ninyo. Lalo na po sa darating ng kapistahan doon sa Carmen Cebu at sa darating pang mga kapistahan mo. Opo. Kahit siguro hindi naman kami makakapunta dyan actually. Although makikiisa po kami sa pamagitan ng dasal at ang Santos na Misa. Para sa ganun na sana po sa buwan ng Enero ay magiging matagumpay po.
kasama ninyo. Amen. Señor San Jose, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, panalangin niyo po kami. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oh. Okay guys, ha? Oh. Baka naman siguro hindi na ako makaka-upload diyan. Matututulog na yata siguro ako, pero hopefully guys, the next day siguro magagandang content ito. Ha? I do my best. All the content must be great and greatest pa. Especially this month of January with Señor Santo Niño de Jesus. Especially Cebu, Iloilo, Antique, Capiz, Cagayan de Oro, Leyte, Tacloban, and some parts of the Philippines. Nagpesta na nakarang linggo and upcoming days. Of course, many, many festas to come with prayer, wholeheartedly. Okay? Read the Bible, know the saints, with Santo Niño. Okay? Oh, again, this is Masman TV. I've said to you the haba-haba great night to all of you. Good night and advance good morning.